Hello everyone, welcome to another episode of the Goodie Bag, and today we're going to open this box from Sony. Alright, let's do this. Gustong-gusto na mga bata yun eh. Magic yun ah. This is the Sony A5100 and mirrorless camera po siya. Bubuksan lang natin siya ngayon and papakita ko lang kung anong mga laman. Let's do it! Unang-una, instruction manuals. Meron customer registration form ng Sony Philippines. I think warranty card siya. Nakalagay sa box, 3 years warranty. 3 years limited warranty. Meron USB, yung cable para dun sa charger. Yung charger. Battery, strap, and the unit. Advice ko na kumuha kayo ng 64 gig at least para magamit mo yung file ng Sony. Susubukan ko muna din to at hindi muna tayo lalalim kung ano yung mga features niya. Papakita ko lang sa inyo yung initial na makikita ko ngayon. So, may kasama siyang kit lens na 16-50mm optical steady shot, E3.5-5.6. 16-15mm, medyo wide yung lens niya. Bagay siya pang vlog. Lagyan natin yung battery. Sobrang simple lang ng camera. Delete. Tabi muna natin to. Ang maganda sa kanya, meron siyang zoom button dito. Meron din siyang zoom button dito. And pwede mo rin siyang gamitin manually dito sa lens. Dito yung on and off switch. And then the movie record button. Menu, ISO, selection kung may timer, play button, and then yung trash button. Simple lang. Sa gilid, meron siyang lalagyan ng SD card, HDMI port, saksakan ng charger. Ang maganda rito sa A5100, diretso na yung cable. Pwede ka nang, ikabit mo na lang dito yung cable and then diretso ka ng charge. Hindi ka tulad nung ginagamit ko yung Canon before, kailangan mo pang tanggalin yung battery, ilagay na sa charger niya, sasaksak mo siya. Ang problema nun, pag kinabit mo sa tripod, pag na-robot ka, kailangan mo pang tanggalin sa shoe yung camera and then saka matatanggal yung battery. And then, isa pa maganda rito, buksan natin. Don't forget to keep the lens cap kapag gagamitin yung camera. Yung screen na flip, so pwede mo makita yung sarili mo. Record ko ah. See? Hi! Dual pixel na rin ang A5100, so mas mabilis siya mag-autofocus. Touchscreen siya, pero ang pwede mo lang gawin, pang-adjust lang siya ng focus mo. Hindi mo po pwedeng i-adjust yung mga settings sa touchscreen. Kailangan mong adjust yung settings dito sa may controller dito. Pero, matter of getting used to lang. Hindi katulad kasi sa Canon. Yung Canon kasi, pwede mo siya, may touchscreen siya and pwede mo ayusin yung settings. Pwede mo ayusin lahat doon. Pero dito sa Sony, hindi. Pero ang kagandahan lang dito, na-flip nga siya. So, pwede mong ma-frame yung sarili mo maayos na nakikita mo. Dahil dual pixel na siya, mabilis yung autofocus niya. So, pwede mo lang i-touch, kunyari gusto mo ito. Nakikita niyo yung Draven light amp na yun. Tatouch ko yung mukha ko ngayon. See? Touch ko ulit yung Draven amp. Balik sa mukha ko ulit. Ang bilis, diba? And maganda rin ang picture quality ng Sony. And kahit ng mga bata pa kami, Sony na yung ginagamit namin video cam. So, matagal na rin sila sa business na to. So, yeah. Alam na rin nila yung ginagawa nila. Tingnan natin kung ano yung nasa menu. Camera settings, custom settings, wireless, application, playback, setup. Meron siyang wireless capability. So, meaning, pwede kang mag-connect from your camera to your mobile phone. Hindi katulad na dun sa Canon M series na ginagawa ko, yung first ever M series ng Canon. Wala pa siyang wireless. So, magdadump ka muna sa PC mo or laptop mo and then saka may ko-connect yung phone mo and then saka mo siya makukuha. In this case, pwede na through wireless,
diretso na sa mobile phone mo, pwede mo na makuha yung pictures mo doon or yung video mo doon. Sa kaso ko naman, hindi naman ako diretsong nagpo-post agad ng videos dahil ini-edit ko pa siya. Pero yung mga photos ko para sa Instagram, para sa Facebook, pwede yung diretso na doon, and then you can easily transfer the files from the camera to your phone and edit it. And then, wala, post mo na siya agad sa Instagram or Facebook or kung saan man online. Maganda pa rito, yung kit lens niya medyo mas wide. Hindi mo kailangan i-reach na masyadong malayo yung kamay mo para makakuha ka ng magandang framing. For example, tulad neto. Tingnan mo, nakaganto lang ako. Pero dito sa camera, kita na ako. Hindi ko na kailangan gawin yan. Pero pwede ko rin i-reach na malayong-malayong ganyan. Mas malayo yung nakukuha yung framing. Diba? Mas madali. And steady shot na rin siya. And may stabilizer na rin siya. Maganda rin yung picture quality niya. Kailangan mo lang i-tweak medyo to your taste yung settings niya. Again, hindi ko muna i-discuss sa inyo kung ano yung settings niya. Gagawa ko ng separate video for that. Ma-discuss natin kung paano ko ginagamit itong camerang to. And hindi rin pala ako sponsored ng Sony whatsoever. Ang do-provide nito ay Driven Asia Pacific. Thank you so much sa pag-provide ng camera. Magagamit natin ito sa mga projects natin. Sa susunod na goodie bag, ito na ang gagamitin ko. Ang gamit ko ngayon yung Canon M. Yung first Canon M series. Wala pa siyang wireless capabilities. Pero okay lang naman. Wala rin siyang flip screen, so nagte-test lang ako, tinitingnan ko yung frame ko. Yeah, okay naman yung autofocus niya, pero hindi pa ganun kabilis. Pero dun sa picture quality niya and yung video quality niya, maganda naman. May mga plus lang to. So yung flip screen niya, yung wider lens niya, and yung mabilis na autofocus. Sony A5100. Maraming salamat sa Driven Asia Pacific for providing this camera. And ito yung gagamitin namin sa mga susunod na mga projects. Meron din kami ginagamit na isang Sony M. Hindi na ako gagawa ng comparison video, at marami kayong pwede makita ng comparison video sa YouTube. And gumawa lang ako ng sariling unboxing dahil may dumating na camerang ganito. This is another episode of the Goodie Bag. Till next time, I'm your host, Ian Tayao. Peace.